things to all young people in the Asia-Pacific region. Despite the pandemic delaying the APYC in 2020, we are returning this year without any obstacles. Those of you who have already registered can rest assured that your money is safe and handled responsibly. If you've ever considered embarking on an Asia-Pacific Youth Conference, now is the time. It is a community of apostolic youth impacting the world. Join us as we experience a fresh sense of vision and purpose to the impactful ministry of our incredible speakers. Not only will your life be transformed by the Holy Spirit, but you will also be empowered to empower others. Come and join us at the Coneta Astrodome in Pasay City, Metro Manila from October 31 to November 2, 2023. See you there! Ayan, what's up everyone? Good evening sa ating lahat and welcome to our 44th episode of Youth on Air. Ayan, so wherever you are right now, whether you're driving or you're doing something right now, sit back and relax. Kasi for this evening, makakarinig muli tayo ng maigsi, gunit, makabuluhang talakayan with the same topic this month, mga kapatid, which is the love theme. Ayan, so I hope I'm not yet late to greet everyone. A happy hearts day. Ayan. So whether if you're single, you're taken, you're in a relationship, unrequited love, one-sided, complicated, always do everything in love. Yun na naman din ang utos ng ating Panginoon. Because God is love at ang unang pag-ibig natin ay ating Panginoon. Praise God. So siguro buksan muna natin ang ating programa ng isang panalangin. So, Father God, we thank you for this evening. And thank you, Lord God, for your guidance and provision to continue this program. May you bless this ministry, the people behind it. May you bless the ministers and officials of NCRD1 and all the committee, all the staff. And may you be most glorified in this place as we share the word of God. And bless all the viewers and listeners who hears and receives this message. May you be most glorified, O God, and just see me pray. Amen. Ayan. So, the number of viewers are actually increasing na. So, hello sa ating mga viewers and listeners. Ayan. So, wherever you are, patuloy lang tayo makinig sa salita ng Panginoon and may you be blessed. Kasi ang salita ng Panginoon ay kailangan natin in our everyday lives. Ayan. So if you have been blessed or if you've been touched by this program, mga kapatid, you can show your support by sending stars to this live stream. It would be a big help sa ating mga community and everyone na bumubuo ng programa ito. Ayan. So without further ado, mga kapatid, let's welcome our guest speaker for tonight. Personally, he is my music director in our church dito sa PBB. And a very good music director, mga kapatid. Ayan. So napakasipag at napakatsaga po nitong ating guest speaker. Kaya lahat ng meron siya ngayon ay dahil yon sa efforts na kanyang ibinigay noon. Praise God. So may we call on Pastor Jasper Sakirata, the host pastor of MPC Church. Ayan. Amen. Maraming salamat, Pastor Ange. At sa lahat po ng bubuo ng programang ito sa online o Youth on Air, sa pangunguna po ni Pastor Abner Baloro at si kanyang sekretary po, Pastor Paul James Valentino. Sa inyo po sa lahat ng media team ng Youth on Air, nagpapasalamat po sa inyong lahat sa isang napaka overwhelming na privilege na maging isang part ng mag-share ng Word of God dito. Salamat po sa inyo. So, Pastor Jazz, baka meron po kayong gustong i-shout out or i-promote. Now's the chance na po. Yeah. Siyempre, unang-una ko i-shout out ang ating Panginoon. At lagi kong i-broadcast yan ang ating Panginoong Jesus. At ganoon din sa aking napakaganda at mahal kong asawa, Esther Dayan. At ang aming MPC Church po ay located po yan sa Letri po. At yan po ay napapatuloy at marami pong kaluluwa na
dinadala ang Panginoon. Ganun din po ay meron din kaming sinimulan na online Bible study. At yun po ay sinimulan namin sa theory ng Bible at sa mga history about sa mga patotoo tungkol sa Bible. So yun po, at ang aming pong gawain ay sisimula po na, sa Sunday po ay nagsisimula po yan ng 7:30 hanggang 11. At marami pong gawain po sa mga kante. Okay lang ba, Sir Ange? I-promote ko na din yung mga gawain na iba. Sige po, walang problema, Pastor. Salamat, Sir Ange. At yung iba din pong gawain namin ay nagaganap din po sa mga nanay na sa kanilang mga gawain. Siguro ang ipopromote ko na lang ay please support po yung aming live, saka po yung sa aming page. Sana po ma-like nyo rin po, may follow. Doon po mo makikita po yung mga ministry ng aming mga tatay, aming mga nanay at mga youth. Yun po din po makikita sa MPC, tama ba, Brother Cheren? UPC, Masterpiece Pentecostal Church. So, sana po, ma-like nyo po, ma-follow at kahit basta ma-follow nyo lang po. Kaya din po sa YouTube din, ganun din po yan, UPC, Masterpiece Pentecostal Church. At ganun din kay Brother Joey, yung kanyang M633 TV. Doon din po yung mga video ng mga tatay sa kanilang ministry. Marami pong salamat. Pasensya na po, natagalan po. Walang problema po, Pastor. So, hindi na po namin patatagalin pa. At ibibigyan na namin ang lahat ng pagkakataon sa iyo, Pastor Jasper Sagarata. Everyone, may you be blessed by tonight's topic. Praise God. Amen. Again, nagpapasalamat ako sa Youth Department ng Section 1. Sa pangunguna po ni Pastor Abner, Pastor Paul Jake Tolentino, at sa mga miyembro po ng Media Team Committee. Sa inyo pong lahat, ako po ay nagpapasalamat sa ganitong pagkakataon, sa pag-invite po sa akin. At it is my privilege na ako po ay makapaglingkod sa pamamagitan po ng pagbabahagi ng salita ng Panginoon. Sa mga salita po ng Panginoon ay gagawin ko po ang lahat na magawa ko lang na exhortation ang message-share ko sa inyo. At ganoon din po, doon po sa mga may mabubuting loob, please po ay supportahan po natin ang Youth on Air, at kung makakapag-send po ng mga stars ay malaya po tayo. So siguro wala na ba akong nalimutang babatiin, pero salamat sa Panginoon. Siguro simulan ko na. Kung meron po kayong sa mga listeners po, salamat po sa inyong pagtiyaga. At kung meron po kayong Bible, hilingin ko po na mabuksan niyo po ang inyong Bible, o sa gadget man yan, o sa hard copy ng Bible, ay inyo pong buksan ang inyong Bible sa Mark chapter 14, verse 1 hanggang 11. So, siguro po babasahin ko bago ako mag-pray tungkol po sa salita ng Panginoon. So, doon po sa mga nakikinig, pwede niyo po akong sundan sa inyong mga Bible. Pero mababasa niyo rin po ito, ang mga senaryo na ito ay nasa John chapter 20, Matthew chapter 26, at Luke chapter 7. Mababasa niyo rin po doon dito. Pero pinili ko sa ngayon, mga kapatid, ay yung Mark chapter 14. Sabi po dito, pagkaraan ng dalawang araw ay kapistahan ng Pasko at ng mga tinapay na walang lebadura. At pinagsisikapan ng mga pangulong saserdote at ng mga eskriba kung papaanong siya ay huhulihin sa pamamagitan ng daya at siya ay maipapatay. Verse 2, sinabi nila, huwag sa kapistahan, baka magkagulo ang bayan. Verse 3, at samantalang siya ay nasa Betania sa bahay ni Simon na ketongin, samantalang siya ay nakaupo sa pagkain, ay dumating ang isang babae na may dalang isang sisidlang alabastro na puno ng ungwentong nardo na totoong mahalaga, at binasag niya ang sisidlan at ibinuhos sa kaniyang ulo. Datapat may ilan na nangagagalit sa kanilang sarili na nagsasabi, ano ang layo ng pag-aaksayang ito ng ungwento?
sapagkat ang ingwentong ito'y may pagbibili ng mahigit sa 300 denaryo at maibigay sa mga dufa at inupas sa laan nila ang babae, parang kinutya nila o sinabihan ng hindi maganda. Natapos sinabi ni Jesus, pabayaan ninyo siya. Bakit ninyo siya binabagabag? Mabuting gawa ang kaniyang ginawa sa akin. Verse 7, sapagkat laging nasa inyo ang mga duka at kung kailan man ninyo ibigin ninyo ay mangyayaring magawa ninyo sila ng magaling. Natapat ako'y hindi laging nasa inyo. Ginawa niyang ang kaniyang nakaya nagpauna na siya sa napahiran ang katawan ko sa paglilibing sa akin. So isang pananampalataya. Verse 9, katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, saan man ipangaral ang ebanghelyo sa buong sanglibutan ay sasaysayin din ang ginawa ng babaeng ito sa pag-alaala sa kanya. Verse 10, at si Judas Iscariote, na isa sa 12 ay naparoon sa mga pangulong saserdote upang maipagkanulo niya siya sa kanila. And last verse, at sila, pagkarinig nila nito, ay nangatuwa at nagsipanga kung siya ay bibigyan ng salapi at pinagsikapan niya kung papaano siya ay kaniyang ipagkakanulo na sa kapanahunan. So, mga kaibigan, mga kapatid, sa aming mga viewers at sa aming mga tagapakinig, payagan niyo po muna mga kapatid na ako po'y manalangin patungkol po sa salita ng Diyos at gabayan niya tayo ng kanyang Santong Espiritu at hayaan ng Panginoon ang ating mga puso at kaisipan ng ating kaluluwa ay buksan ng Panginoon na ihanda tayo ng Panginoon ayon sa kanyang mga salita na nais ibahagi sa bawat isa sa atin. Samahan niyo po ako, dakilang Diyos, ang aming Ama sa Langit, kami po ay nagpapasalamat sa binigyan mo kami, Panginoon, ng pagkakataon na minsan pa ang iyong mga salita ay may papahayag sa bawat isa sa amin, sa aming mga tagapakinig, tagasubaybay at mga viewers. Panginoon, ang hiling namin, Panginoon, na buksan mo ang aming mga puso at kaisipan. Ihanda mo, Panginoon, bilang sisidlan kami, O Diyos, ng iyong mga salita. Alam namin, Panginoon, sa aming mga sarili, Lord, ay wala po kami magagawa. Kami, Panginoon, ay isang makasalanan at binigyan mo lang kami, Panginoon, ng pagkakataon. Kung hindi dahil sa iyong biyaya, kundi dahil sa iyong awa, Panginoon, ay wala kaming magagawa, O Diyos. Kaya minsan pa, Panginoon, kami po ay nagpapasalamat, kami po ay dumadakila sa iyo at haling namin, Panginoon, ang iyong Santong Espiritu ay gabayan kami sa iyong mga salita. Ganun din po, Panginoon, ay pagpalain mo po, Panginoon, kami at ang lahat ng viewers namin. Sa iyo namin binabalik ang lahat ng kapurihan at pagpapasalamat sa iyong tanging pangalan. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Ayun. Salamat po. Pasensya na po. At yung bagay na maingay po ay nasa labas po. Hindi po namin sila mababawalan. Pero ganun pa man, pasensya na po kayo sa may mga istorbo. Pero ganun pa man, sisimulan po natin ang ating Bible study o siguro i-exhort ko na lang po ito. Pasensya na po kayo na meron tayong merong ingay sa labas. Pero ganun pa man, tutuloy ko po ang pagbabahagi po ng salita ng Panginoon. So, yung pong Mark chapter 14 verse 1 to 10, papamagatan po natin ito ng status update. So, yun nga, hindi ko man masyadong ibibigay sa inyo ang tungkol doon sa mga bagay-bagay tungkol sa love, pero ang status update ay i-connect na lang po natin sa love natin sa atin pong Panginoon. So, status update. So, sana po ay masundan niyo po ito, ang pagbabahagi po ng salita ng Panginoon. Kung inyo pong marapatin ay simulan ko po ang introduction ko po. So, celebration or appreciation ay isang appropriate po na talagang ginagawa natin sa ating mga buhay. It was an appropriate way na talagang ginugusto natin na maibigay din natin sa isang tao na pinagpapahalagahan natin na tayo ay talagang binigyan tayo ng pagkakataon ng isang bagay at ibinabalik lang natin.
And the Bible described the act of expression or this act of expression na appreciation ay tinatawag po natin yan na praise. Pwede nyo rin pong i-describe about o kung tungkol sa worship. And the Bible teaches us or commanded us na ang praise po ay ibinibigay natin yan sa Panginoon. Not because God need it. Ang praise po ay binibigay natin sa Panginoon, hindi ibig sabihin na ito ay kailangan ng Diyos. Not because God need it, but because we need to offer it to God. That's praise. And we can say it this way, that in the absence of praise, there is the presence of pride. Appreciation keeps us away for settling of entitlement. Na kapag tayo nag-appreciate or praise, ang ginagawa natin ay hindi na iniiwas tayo nito na sinesettle natin na tayo ay may entitled. So hindi po tayo. Tayo po ay binigyan lang ng Panginoon ng pagkakataon o hindi kundi dahil sa biyaya ng Diyos ay hindi natin din magagawa ang mga bagay nito sa Panginoon. And by the way, ladies and gentlemen, praise keeps us to be aware na ang pagpupuri natin ay binibigyan tayo ng aware na ito na kung hindi dahil sa Panginoon na lagi tayong binibigyan ng pagkakataon, pinapatawad ng ating mga kasalanan, kung hindi dahil sa Panginoon, mga kapatid, na pinalitan yung ating mga mourning into dancing, kung hindi dahil sa Panginoon na kung iisipin natin ang standard ng Panginoon, ay hindi po tayo magiging karapat-dapat, ngunit nagpapasalamat tayo sa grace ng Panginoon, ay binigyan niya tayo ng pagkakataon na tayo po ay makapagbigay ng mga offering ng mga sacrifices sa Panginoon. Kaya may isip natin, mga kapatid, kaya kahit man tayo ay hindi karapat-dapat sa harapan ng Panginoon, na kung ibibigay natin ang standard, mga kapatid, ang criteria sa harapan ng Panginoon ay hindi tayo makakalapit sa Panginoon. At kung iisipin man natin, mga kapatid, ay hindi tayo din karapat-dapat sa pagmamahal ng Panginoon. Pero ganun pa man, mga kapatid, dumating sa atin ang isang napakalaking gift ng Panginoon, dahilan sa biyaya ng Panginoon, inibig niya tayo, mga kapatid, kahit na tayo ay hindi kaibig-ibig. And just to realize po, mga kaibigan, mga kapatid, na ang goodness ng Panginoon o ang grace ng Panginoon, ma-realize lang natin na merong binigay sa atin ng Panginoon na about sa grace. We can say this in our heart, na praise is a good manner. Ang pagpupuri ay mabuti pong nating magiging manner sa harapan po ng ating Panginoon. And when someone or somebody, kung isipin natin, kung mayroong isang tao na bibigyan tayo ng isang pribilehiyo kahit man tayo ay hindi karapat-dapat, o isipin na natin na mayroong tao na hindi naman tayo nagkaroon ng ganong napakataas na sabi natin character reference, o wala tayong mga pinag-aralan na mataas na pinag-aralan, pero binigyan tayo ng isang tao ng napakagandang opportunity na binibigyan tayo ng isang pagkakataon na talagang hindi naman talaga tayo karapat-dapat, pero binigyan niya tayo ng mga bagay na parabang malaking gifts o opportunity o privilege. Diba, mga kapatid, tayo po ay nagbibigay ng gratitude, nagbibigay tayo ng appreciation, at meron tayong nasasabi na isang bagay na appropriate way na words na binibigay natin o sinasabi natin sa kanila. Yun po ay nagsasabi na thank you. Nagpapasalamat tayo sa kanila. Well, praise, mga kapatid, or sa pagsasabi natin ng thank you sa Panginoon, it's not about the moment. It's about what it means na ginagawa natin yung pagpapasalamat or praise. And those, mga kapatid, doon po sa mga tao, doon po sa mga Pentecostal, sa Christian, kung inyo pong iniisip na ang Panginoon po ay walang ginawa sa inyong na magandang bagay, kung inyo pong iniisip sa inyong mga sarili na wala siyang ginawang mabuting bagay, or mga kapatid, hindi niya biniles ang mga bagay sa inyo, or merong panalangin, o kung meron kayong panalangin na hindi tinupad ng Panginoon, or kung meron kayong mga bagay na hindi gumawa ng kaparaanan ng Panginoon sa inyong buhay, pwede niyo pong i-hold ang inyong
boses para po magpuri sa Panginoon. Pero mga kapatid, mga kaibigan, kung maiisip natin na tayo iniligtas ng Panginoon, na tayo ay pinatawad ng ating mga kasalanan, na tayo ay binigyan niya ng pagkakataon, kung may naiisip tayo na meron tayong mga panalangin na tinugon niya yon, kahit na mga kapatid na sa panahon na parabang sumusuko na tayo, at least we can say thank you sa Panginoon, at least we can appreciate God, at least we can say some praise sa Panginoon. Because God is so good na hindi lang natin, He's beyond our comprehension. Na ang kanyang kabutihan ay talagang, sometimes ay talagang hindi natin maiintindihan, pero ang goodness ng Panginoon is beyond our imagination. Kaya, and I do believe, na kapag ikaw ay naging praiser, I believe na pag ikaw ay naging appreciative, kapag tayo natutong mag-appreciate o magpuri sa Panginoon, ang totoo niyan, mga kapatid, ay not what the gift, hindi sa kung ano yung gift na, ano yung meaning ng gift, mga kapatid. Not what the gift means to me. It's what the giver means to me. Yun ang totoo niyan. Hindi yung gift na means sa atin, kung sino yung giver na pinagbibigyan natin. And to the Lord, mga kapatid, to the Lord, it is na siya yung talagang napaka-meaningful sa ating mga buhay o sa lahat sa atin. No, talagang isipin na natin yan, mga kapatid, na ang Panginoong Diyos, siya talaga yung, He means everything to us. Pag inisip po natin yan, mga kapatid, ay isang bagay na malalaman natin sa ating sarili, na may mag-uudyok sa ating mga buhay kung talagang totoo yung ating nararamdaman. May mag-uudyok sa ating puso na kailangan i-burst out ko dahil ang Panginoon ay karapat-dapat. That's why, ganito mga kapatid, pagpatuloy natin. Si Judas, mga kapatid, hindi natin pag-uusapan kung ano yung mga bagay-bagay, tungkol, medyo pag-uusapan yung tungkol doon sa babae, pero pag matatalakay din natin sa mga susunod pa. Pero ang aking gustong dalhin, mga kapatid, ay tungkol po doon kay Judas. O sabihin na natin, isama na natin ang mga apostoles dahil sila po ay nag-agree kahit na yung mga Pariseo at mga eskriba na kasama nila. Si Judas, mga kapatid, a character in the Bible, hindi siya famous, o sabihin natin infamous in what sa kanyang participation sa Panginoon. Sa kanyang job description, mga kapatid, hindi siya ganun ka-famous. Ang alam lang natin sa kanya ay siya po ay tagapag-ingat ng yaman. Pero ang alam natin, mga kapatid, famous siya sa pananaw natin na siya ay mayroong partial obedience. Masasabi natin na partial obedience ang meron siya because the Bible says he just cared for the money. Yun lang talaga ang care niya doon nung sumusunod siya kay Jesus Christ. All this time, alam ng Panginoon yun. Pero ang Panginoon ay binigyan pa rin siya ng matagal na panahon for the money na talagang yun lang yung care niya. Because he was a treasurer. The partial obedience, mga kapatid, doon sa buhay ni Judas. The partial obedience na nag-create sa kanya, na nagkaroon po ng space doon na sa kanyang buhay na naging ito isang nagiging maging katitisuran sa kanya o matitisod siya. Yung space na yun, mga kapatid, yung stumbling block na nakreate niya, na nakipag-participate siya doon sa isang bagay na hindi niya namalayan na yung pala ay magiging isang mangyayari sa buhay niya na matitisod siya sa ganun. By the way, mga kapatid, ang topic po natin ay status update. And it is the truth, mga kapatid, he was one of the executive. Alam natin yan, siya ang isa sa executive ni Jesus Christ. His performance to follow Jesus Christ in 3.5 years, masasabi natin na napaka-persistent po ni Judas. And the Bible scholar, mga kapatid, ay masasabi ng mga Bible scholar na si Judas po ay isa sa, sabihin na natin, quite silo. Pag sinabi pong ganun, mga kapatid, ay isa siyang napaka-taas na masasabi natin na tagasunod ng ating Panginoon. He wants to be part, ito siguro yung kanyang naisip, he wants to be part of the team that he expect na ang part na yon o yung participation niya o yung team na yon na kanyang sinasamahan na si Jesus Christ ay magdi-deliver sa kanila from the rulership of
the Roman Empire. Siguro yun din, mga kapatid, na naiisip niya na pakawalan sila o magkaroon sila ng freedom sa ilalim ng pangunguna ng mga taga-Roma. And in the way that he wanted it, yun nga lang ang problema, mga kapatid, na sa way na gusto niyang mangyari na pakawalan sila o palayain sila ng ating Panginoon, pero hindi sa freedom na gustong ibigay sa kanila ng Panginoon. Ang gusto nilang freedom ay pakawalan sila sa under the authority or under sa rulership ng Roman Empire. Pero iba yung binibigay sa kanila ng freedom ng Panginoon. And I can say this, talagang totoo yun dahil most of the disciples siguro, mga kapatid, ay nararamdaman din nila yon, yung ganun pakiramdam na sana itong team na to ay pakakawalan kami doon o si Jesus Christ ay pakakawalan kami sa bondage ng Roman Empire dahil naaalala siguro nila, mga kapatid, yung nangyari doon sa Egypt. Kinakwento sa kanila siguro yon ng kanilang mga magulang. Kaya magkaroon sila ng desire. And because yung desire na yon ay nagkaroon sila ng expectation din sa Panginoon. No, they also feel the same way, katulad ni Judas. And masasabi ko to, mga kapatid, na ganun din yung kanilang mga nararamdaman dahil nung si Jesus Christ ay inaresto ng mga taga-Roman, ng mga Romano, kasama yung mga Pariseo, nung inaresto sila si Jesus Christ, ay lahat sila ay nagtakbuhan. Lahat sila ay iniwan nila si Jesus Christ. Bakit? Nawala ba sa kanila yung expectation? Nawala siguro sa kanila yung kanilang ninanais dahil nakita nila si Jesus Christ ay parabang wala nang magagawa doon sa kanilang expectation. But si Jesus ay, may nakita si Jesus na greater problem. Nakita ni Jesus ay ang isang greater bondage. Ang mga apostoles o ang mga tao, nakita nila ang bondage outside. Pero si Jesus Christ, nakita ni Jesus Christ ang bondage from within. Nakita yun ni Jesus Christ sa kanila at totally doon kay Judas. Si Judas po, mga kapatid, he was there. Naandun si Judas na naging witness siya sa maraming bagay. Almost all the miracle na ginawa ni Jesus Christ, witness si Judas. Almost all the teaching ni Jesus Christ, kasama siya doon at tagapakinig. And when Jesus nagkaroon ng confrontation sa mga publikano, sa mga Pariseo, at ang lahat ng kanyang mga almost miracle, mga kapatid, ay naandoon si Judas. At nung si Judas din ay kasama din doon sa 70 na sinend ni Jesus Christ na mangaral sa iba't ibang lugar. But somehow, mga kapatid, along the way, sometime or something na left behind ni Judas. Meron doon na sa kanyang pagsunod sa Panginoon, hindi niya nabantayan yung isang bagay na yon na naiwan niya, na hindi niya namalaya na naiwan niya na pala yon. Na yung kung ano yung pinagpalit niya para sumunod siya sa Panginoon, kung ano yung karir niya dati na iniwan niya para sa Panginoon, kung ano yung sinasabi na stable life na meron siya na iniwan niya sa Panginoon. And those na yung passion, yung hope, yung dream na yung kanyang inaasam, yun ay na parabang naiwan niya o nakaligtaan niya ng along the way. One of the sin that we can have than evidence, mga kapatid, na ang kanyang na meron siyang isang bagay na naiwan. Ang ebidensya na ito, mga kapatid, yung nabasa natin ang Mark chapter 14, na yung woman na yun, yung babae na nag-anoint o nagbigay ng appreciation sa Panginoon, isang napakamahal na alabaster box, isang napakamahal na perfume na binigay ng babae, lavish it with her love, spend out, pag sinabi nga na maraming pastor na ang halaga nito ay katumbas ng isang buong taong sahod ng isang middle na tao na nagtatrabaho. Everything was there, everything ng appreciation, every emotion, every love ay naandoon. At ang kanyang pagtingin sa Panginoon ay naibuhos niya doon. And Judas, kaya masasabi natin na may naiwan doon, may nakaligtaan si Judas. Si Judas at ang disciple, and in their own criteria, or in
in their own eyes, sa kanilang pananaw, ay kanilang sabihin na natin, ininsult ang isang bagay na ininhabits ng ating Panginoon. Could you imagine, mga kapatid, ang isang bagay na ininsulto ng maraming tao o ininsulto mismo ng 12 alagad o si Judas. Yung isang bagay na ini-inhabits ng Panginoon. Merong isang bagay na nakakaligtaan ang mga disipulo. Imagine those disciples together with those people in Israel trying to stop and to dispute the appreciation and adoration o yung meaningful expression ng babae. Perhaps, mga kapatid, masasabi ko na si Jesus Christ was not their man after all. Na si Jesus Christ ay hindi talaga yung kanilang mahalagang tao, na valuable talaga sa kanila, na hindi karapat-dapat si Jesus Christ sa ganung appreciation, hindi karapat-dapat si Jesus Christ sa ganung expression, and perhaps they think that it is not appropriate na yung praise ay hindi magawa dapat ng publicly. Ikinahihiya natin ang mga bagay na ini-inhabits ng Panginoon. Yung pagpupuri natin, ikinahihiya natin. Yung ating pagsamba, ikinahihiya natin yan. Yung mga bagay na yan na ini-inhabits ng Panginoon, na sometimes hindi man natin nabibigyan ng pagkakataon, pero deep within, mga kapatid, hindi natin na-update ang ating status kung talagang tayo pa ba ay meron pa ba tayong expression na tayo ay nag-appreciate o nagpupuri pa pa talaga tayo sa Panginoon. O meron pa ba tayong heart of worship? O meron pa ba tayo talaga na natitira tayong expression na kaya kong iwan ng trabaho para sa Panginoon? Kaya kong ipagpalit ang mga oras ko sa aking kasintahan para lang sa Panginoon? Kaya kong ipagpalit yung aking mga ginagawa para sa Panginoon? Kaya kong iwan ng isang bagay para sa Panginoon? Kaya kong iwan na ang social media para sa Panginoon? Kaya kong iwan ng mga bagay na siniisip ko na mahalaga dahil ang iniisip ko ay mas mahalaga ang ating Panginoon at mahalaga na makarating ako doon sa Kanya at makapagbigay ako ng appreciation? Lahat ng Pharisees, lahat ng publican, all the people na nandoon, mga kapatid, most of the disciples admit, mga kapatid, sa bandang huli na sinabi nila na nanahimik sila, inadmit talaga nila. O kahit si Judas, inadmit ni Judas na siya ay nagkaroon ng pagkakamali na tinrato niya ang isang bagay na mahalaga sa Panginoon o ininsulto niya ang isang bagay na ini-inhabits ng ating Panginoon. But the way Judas admit his mistake, lahat sila nag-admit ng mistake, pero ang pag-uusapan natin yung nagawa ni Judas. The way na i-admit ni Judas yung kanyang mistake is the evidence that he left something somewhere else. Na meron siyang nakaligtaan o na nakaligtaan sa kanyang buhay. Kasi yung prophecy sa Zechariah chapter 11 verse 11 to 13 na sinabi doon, and it was broken in that day. And so the poor of the flock that waited upon me knew it was the word of the Lord. Verse 12, so they wait for me, the price, 30 pieces of silver. The prophecy in the word of God was there, but Judas was moved beyond his disillusion with Jesus Christ. Na-move siya beyond sa kanyang disillusion. If that were all, kung yun ay lahat, and just to realize that he would simply, kung talagang alam, kung talagang naiintindihan niya, kung talagang naalala niya, kung talagang nadadama niya yung kanyang appreciation sa Panginoon, siguro mas magiging simple, mga kapatid, na umalis na lang siya o bumalik siya sa kanyang bahay o bumalik na lang siya sa kanyang trabaho o iwanan niya na lang yung kanyang ministry, bumalik na lang siya sa kanyang dati ikinabubuhay. Kung ganun lang naman kung naiintindihan niya ng banda yung mga salita ng Panginoon. Pero he knows the prophecy. Alam niya yung prophecy. But it shows that he never esteemed it in his life. Yung prophecy o yung mga kaalaman, hindi niya yung talaga pinagpahalagaan. And he didn't choose a lighter way. His dissolution has become so infected that his effort of dedication and turn, lahat ng kanyang pagpapagal, lahat ng those 3.5 years, lahat ng kanyang pagsunod, ay para bang dumating sa kanya na para bang it was a disgust.
And Judas was a man fascinated with wealth and comfortable things in this world. Si Judas ay na-fascinated siya ng mga kayamanan, ng mga self-will, ng mga selfish ambition, na hindi niya na-figure out that he was well, na para bang hindi niya masyadong naintindihan. And yung kanyang fascination sa wealth, yung kanyang fascination doon sa mga things of this world, figures that he was as well trying to salvage something or someone for him, na kaya niyang ipagpalit ang isang bagay o yung isang bagay na mahalaga. Ipagpapalit niya ang lahat para lang sa sarili niyang kagustuhan. He made a lot of effort and service in the company with Jesus Christ. Nagkaroon siya ng maraming service. Nagkaroon siya ng maraming effort sa Panginoon. And he think many na marami siyang inisip. Siguro inisip niya na nung siguro pag ipinagpalit ko si Jesus Christ, ay hindi naman nila kukunin si Jesus Christ ng malayo sa akin. Hindi naman nila dadalhin si Jesus Christ ng malayo sa akin. No, hindi nila magagawang ilayo si Jesus Christ sa akin. No, they would think na si Jesus Christ so far from me. Hindi nila kukunin si Jesus Christ so far from me na siguro makakabalik ako sometime, siguro pagka umabot ng ilang buwan, umabot ng ilang taon, siguro magkikita o magkakaroon pa rin ng panahon. Church, o sa mga nakikinig, mga kapatid, ang enemy, ang ating kaaway, he doesn't want just to take Jesus Christ in your life away from you. He wants Jesus Christ to be killed inside of you. O, hindi lang gusto ng kaaway na dalhin si Jesus Christ ng malayo sa iyo. Ang gusto niya ay mawala si Jesus Christ o mamatay yung essence ni Jesus Christ sa iyo. Like na para bang na hindi na siya mabubuhay ulit sa pagkakataon mo at hindi na siya magkakaroon pa ng pagkakataong ikaw ay makabalik pa sa kanya. Like na para bang wala ka nang magiging another chance na makipag-usap pa sa Panginoon dahil ang gusto ng kaaway ay mamatay talaga siya. Hindi lang basta tanggalin siya sa buhay mo, na mamatay na siya, na para bang wala na tayong iniisip pa na babalikan pa kay Jesus Christ. Pero ang totoo niyan, mga kapatid, ang Panginoon ay napakabuti sa atin. Kahit isipin pa natin ang lahat ng bagay, napakagaling gumawa ng Panginoon ng paraan. Hindi nga siya napasuko ng maraming sugat sa likod. Hindi nga siya napatigil ng cross. Hindi nga siya napahinto. Hindi nga siya napigilan ng maraming tao para lang tayo iligtas. At hindi rin siya napigilan ng libingan. Kahit sa tatlong araw, hindi rin siya napigilan. Kaya mga kapatid, na kahit anong gawin natin, mga kapatid, kahit ano pang nagawa nating pagkakasala, kahit ano pang nagawa nating pagkukulang sa Panginoon, wag na wag nating bibitawan ng Panginoon at to the point na ang Panginoon ay para bang hindi na mabubuhay sa ating mga sa puso at sa ating kaisipan. Throughout all, mga kapatid, napakabuti ng Panginoon at sinasabi nga natin inaawit ka natin yan, he is a way maker. Alam natin yan, mga kapatid, makakagawa pa rin ng Panginoon. Kaya sinasabi niya, if my people which are called by my name shall humble themselves and pray and turn from their wicked way, then I will heal from heaven and I will forgive their sin and heal their land. Mabilis lang, mga kapatid, kaya sinasabi niya ng Biblia, mga kapatid, ang Diyos ay, sabi niya, he is slow to anger. Kapag tayo nagkakasala, mga kapatid, ay talagang nagagalit ang Panginoon, kaya talagang naiinis ang Panginoon. Pero pagdating doon sa kanyang judgment, he is slow to anger. Matagal siyang makarating sa kanyang pagkagalit talaga na tayo ay pagagalitan niya. Pero pag tayo humingi agad ng tawad sa Panginoon, mga kapatid, napakabilis tayong patawarin ng Panginoon dahil tayo ay mahal ng ating Panginoon. And throughout all sa nagawa ni Judas, mga kapatid, kung maalala natin, tinawag pa rin siya ng Panginoon na my friend. It means, mga kapatid, you can have me again. Pwede mo kong kausapin ulit. Pwede mo kong tawagin ulit. You can come to me again. Tinawag siya ng Panginoon na my friend. We can make it again.
rest assured that I will not, hindi kita i-deny. Tatawagin pa rin kita sa iyong pangalan. Tatawagin pa rin kita kung ano yung pagtawag ko sa iyo. Hindi kita i-deny. Kahit na i-deny ka ng maraming tao, kahit na itakwit ka ng maraming tao, hindi kita i-deny. Ganyan yung pagturing ng Panginoon pag tinawag niya tayong friend. But his dissolution, na na-influensyaan siya ng mga bagay ng ganun, na in those who do not agree, those sa mga hindi na, na nag-influensya sa kanya, those who do not agree with having Jesus in their life, made Jesus Christ, yung kanyang dissolution, yung kanyang mga nagawa, yung kanyang mga parabang na, naging regret sa buhay niya, ay nag-agree sa kanya na si Jesus Christ is was a cheap junk, na parabang pinababa ang halaga ni Jesus Christ, na parabang mas mahalaga pa yung pera kaysa kay Jesus Christ, na pwede mo siyang ipagpalit sa kahit anong bagay, pwede mo siyang ipagpalit sa relasyon mo na kung kanina sa iyong relasyon sa kasintahan, na iyong relasyon sa iyong mga bagay-bagay sa iyong buhay, na pwede mo siyang ipagpalit sa mga maraming bagay. Kaya nga mga kapatid, lagi kong nababanggit ito mga kapatid, napakatagal nating gumamit ng mga sa social media, ng mga Facebook, pero pagdating natin sa Panginoon na hindi tayo tumatagal. Pag nagpe-pray tayo mga kapatid, isang minuto, dalawang minuto, pero pagdating natin sa mga social media, sa panonood ng mga drama, sa panonood ng TV, sa mga bagay-bagay tungkol sa daigdig, mga kapatid, nagagawa natin ng bigay ng effort, nagagawa natin ng mga maraming oras, pero pagdating sa pag-update natin sa status natin sa Panginoon, anong estado natin na sa Panginoon, tayo pa ba ay totoong naglilingkod sa Diyos? Tayo pa ba ay totoong sumusunod sa Panginoon? Tayo pa ba talaga ay meron pa ba talaga tayong pagtangi talaga sa Panginoon? Could you imagine mga kapatid, hindi naging batayan sa Panginoon kung gano'n na tayo nagsisimba sa church. Hindi naging batayan sa Panginoon kung ano ng ministry na gawa natin. Na naging batayan mga kapatid na sinabi ng Panginoon, huwag niyo siyang guluhin. Nasa inyong lahat ng mga mahihirap, pero ako ay hindi niyo ako laging nakakasama. Para bang mayroong pagtatampo ang Panginoon at naguluhan ng mga apostoles, Panginoon, 3.5 years mo kaming kasama, Panginoon, lagi mo kaming kasama sa lahat ng dako, na naririnig namin ng iyong mga preaching, nakikita namin ng mga miracles mo, pero bakit mo sinabi na hindi ka namin laging kasama, ang mga poor kasama niyo lagi, pero ako hindi niyo kasama lagi. It's just time mga kapatid na sometimes na hinahangad ng Panginoon yung ating paglapit sa Kanya, yung totoong appreciation natin sa Panginoon, kung siya ba talaga yung man in our life, yung talagang siya ba talaga ang ating pinagpapahalagan, siya ba talaga yung talagang pwede ba nating masasabi sa ating sarili, Lord, hindi ko ipagpapalit, I would not trade you for silver and gold. Yan ang awitin. Hindi kita ipagpapalit sa mga kayamanan sa sanglibutan. Magagawa pa ba natin yan, mga kapatid? O kumbaga, kung sasabihin natin, konting pagsubok lang, ay iniiwan na agad natin ang ating Panginoon. To the point na si Judas, sa kanyang puso, na ang kanyang puso ay nagkaroon na ng panlalamig. Turn like an ice that is colder. Na parabang na to move an act of betrayal. Kapag nung sa time na si Judas ay nagkaroon na ng, sa kanyang puso na parabang ng lamig na, kasing lamig ng yelo, na ang kanyang act, yung kanyang sunod na acting, ay binetray niya ang Panginoon. Hindi lang basta mga kapatid na pagbibetray na nagtago siya doon sa likod ng puno, nagtago siya doon sa mga halamanan na tinuturo niya si Jesus Christ, na yung si Jesus Christ, hindi lang basta ganun yung betrayal na ginawa ni Judas. Hindi lang basta siya nagtago doon sa isang lugar na sinasabi niya, yun yung si Jesus Christ. Pero ang ginawa niyang betrayal, mga kapatid, isang betrayal na napaka-intense, na nagkaroon na siya talaga ng heart na katulad ng isang eyes. Going to the public, open sa public, sa harap ng mga kasama niyang apostoles, sa harap ng mga pariseo, sa harap ng mga Romano, itinuro niya si Jesus Christ ng malapitan na yung kanyang public
betrayal sa Panginoon, open betrayal, ay naging isang greeting of greedy, ay naging isang kiss of kill, thinking to move about that it would be like. Isipin natin ito, mga kapatid, napaka-brutal na pag-betray sa Panginoon ng harapan. Napaka-brutal na pag-betray sa Panginoon harap ng mga kasama niyang mga mananampalatayan. Na para bang isang brutal na gagawin natin na ang isang agila na magulang ay kukunin natin at kukunin natin doon sa kanyang mga inakay na mapapabayaan yung kanyang mga inakay at mamamatay dahil walang mag-aalaga at mag-take good care doon. Isang brutal na pananaw, mga kapatid. However, the Bible is silent. Alam ko yan, mga kapatid. The Bible is silent na kung ano yung nangyayari sa puso ni Judas at sa isipan ni Judas. And perhaps Judas was just wanted to shame Jesus Christ. Na in the, because those moment na ang mga salita ni Jesus Christ somehow na open si Judas na sinabi niya, sinuway kasi sila ni Judas, sinuway sila ni Jesus Christ na huwag niyo siyang guluhin. Panginoon, ang tagal na namin sa iyo, 3.5 years. Pero diyan lang sa babae, kami ay iyong ni-rebuke, kami ay iyong sinaktan. Siguro sa ganung bagay, mga kapatid, na open si Judas. And perhaps he thought that Jesus Christ would be put in public humiliation. Naiisipin niya, Panginoon, ako ang tama. Mali ka, Panginoon. Mali yung iyong ginawa sa amin. Ako ang tama. Kung meron mga nakaka-relate dyan, mga kapatid, just type amen. Kung meron mga na-touch, mga kapatid, just type amen or say amen. Kaya mga kapatid, tayo ba, meron ba tayong ganyang pananaw na pag tayo ay nasasaktan sa preaching, kapag tayo ay nasasabihan ng tungkol sa Panginoon, kapag tayo ay nasasabihan na nanglalamig, kapag tayo nasasabihan na nawawala na tayo sa prinsipyo ng Panginoon, sa principle ng Panginoon, sa kabanalan, sa katwiran, kapag ka nawawala na ba tayo, pag nasasabihan tayo, ang sasabihin natin sa ating sarili, hindi, tama ako, mali si Jesus Christ, mali yung mga preacher. Mga kapatid, kung meron mang, kung maaalala natin ang gathering, nung si Jesus Christ ay pinagaling niya yung isang taong maraming o inaalihan ng maraming spirito. Binigyan niya ng malaking miracle doon sa place ng gathering. Pero yung mga gathering ay tinakwil sila, tinakwil niya si Jesus Christ at maraming tumakwil kay Jesus Christ. Ang totoo niyan, mga kapatid, kung meron mang something wrong sa atin, kahit yung mga publikano pariseo, ganun din sa atin, kung merong something wrong sa atin, kinaiinisan natin ang mga preacher of truth. At sasabihin ko yan ng buong puso ko, Jesus Christ was a preacher of truth. Jesus Christ was the greatest preacher of all time, the anointed preacher of all time. He was the preacher of truth. Kung meron mang sa atin, may pananaw tayo, meron tayong nararamdaman, pag tayo ay mali, karamihan po sa mga Kristiyano, kapag merong wrong sa atin, ayaw natin ng preacher. Ayaw natin ng preacher of the truth. Ayaw natin ng preacher na bibigyan tayo ng... Pero sinabi sa Biblia, mga kapatid, an open rebuke is better than sacred love. Kung ating pagpapahalagahan ang sinasabi ng sanlibutan, sinasabi ng ating sarili, yan ay ating selfish love. Yan ay pag-ibig ng sanlibutan. Pero iba ang pag-ibig ng Panginoon. Mas gugustuhin niya na ikaw ay ma-develop. Mas gugustuhin niya na ikaw ay masaktan para lang ikaw ay ma-develop. Mas gugustuhin niya na masabihan ka ng masasakit na salita para ka lang ay makaligtas. Para ka lang madala niya doon sa walang hanggang buhay. Mas, kaya nga sabi ng Panginoon sa lumang tipan, pinapahalo niya yung kanyang mga minamahal. Sinasaktan niya yung kanyang mga iniibig. At kung ganun man, mga kapatid, kung iniibig nga tayo ng Panginoon, natural lang na tayo ay saktan niya ng kanyang mga salita. Natural lang na paluin niya tayo sa mga bagay na nagkakamali tayo sa ating mga ginagawa. Natural lang na sabihan tayo ng Panginoon ng katotohanan bagamat tayo ay masasaktan. Because Jesus Christ was the preacher of truth at sinusunod lang ng mga preacher. Tama ba?
5 minutes na lang daw. Sinusunod lang ng mga preacher ang mga preaching of truth. Well, 5 minutes na lang, mga kapatid. Salamat po sa mga magsasabi, hindi ko natapos ang aking preaching o ang aking exhortation, mga kapatid. But by the way, nagpapasalamat ako, mga kapatid. Siguro, dadalhin ko na sa conclusion. Salamat po sa inyong lahat, mga kapatid. Pasensya na kayo. At siguro sa conclusion ko, mga kapatid, ang sabi nga doon, na but the influence of this world, ang totoo niyan, mga kapatid, ang influensya ng daigdig, hindi talaga sila nagkikare kung tayo ay magkamali, kung tayo ay gagawa ng mga bagay na taliwas sa Panginoon. Hindi sila magsasabing mali yan, hindi kanila sasabihin ng mali yan, hindi kanila iko-condemn sa mga mali. We should not be always... Kailang pasensya na. They would still insist that okay lang yan, ipagpalit mo si Jesus Christ ng mga ganyang bagay, huwag mong sundin, pagpalit mo siya sa mga... I-exchange mo siya sa mga mas mga maliliit na bagay sa sanglibutan. Church, instead, kapag naisip natin ang mga bagay na ito, church, wag nating pagtagalin ang ating mga nararamdaman. Kailangan nating i-update ang ating status. Along the way, conclusion, ito talaga yung gusto ko pang sabihin, na along the way, si Judas ay na-miss niya yung mga bagay-bagay. Maraming bagay siyang hindi na-miss sa mga miracles, sa mga bagay tungkol sa Panginoon, pero meron siyang na-miss na napay sa kanya ng palataya sa Panginoon. He missed to update his faith sa Panginoon. He missed to update. Hindi niya na-update ang kanyang status sa kanyang pananampalataya, sa kanyang tiwala sa Panginoon. Hindi niya na-update yung kanyang status ng kanyang paglilingkod o paghanga sa Panginoon, sa kanyang pagtitiwala sa Panginoon. Kahit ganun pa man, church, basahin ko na lang, Jesus had a message for us. Merong message ang Panginoon na hopes para sa atin. And he would like to, gusto niya tayo na, katulad ni Judas, sinabihan niya na, Judas, do it quickly. Church, no matter how far we have left those things, yung mga ministry, yung mga bagay na nalap natin, yung pagpupuri natin na totoo, yung pag-iyak natin, marirealize natin, mga kapatid, na remember this, na gusto pa rin tayong ibalik ng ating Panginoon. Gusto pa rin tayong hanapin ng Panginoon. Gusto tayong i-restore ng Panginoon. He is waiting on us. Kasi sinabi niya, come unto me, all you that labor and heavy laden, and I will give you rest. Ang kanyang mercy, ang kanyang love, ay hindi pa rin matatawaran, hindi mapapantayan ng kahit anong pagkakamali natin. Ang kinakailangan lang, mga kapatid, i-update natin ang ating sarili kung nasa ang status na tayo. Kung meron mang altar calling, mga kapatid, hindi nakakayang umiyak. Kung meron mga altar calling sa church, hindi nakakayang lumapit sa altar, umiyak, magpasalamat, o magbigay ng mga overwhelming na pasasalamat sa Panginoon. Church, it's time na somehow i-update natin ang ating status sa paglilingkod, pagmamahal, at pananampalataya natin sa Panginoon. Maraming salamat po sa lahat. At siguro po, hindi ko natatagalan, ibabalik ko na po sa ating MC at nagpapasalamat po muli ako sa lahat na nagtagapak. Okay na.
Ayan, mga kapatid, the broadcast has interrupted, but we will continue. Praise God. So we were blessed with tonight's message, mga kapatid. And if there's anything that I've learned tonight, this message is a reminder to all of us that we have to give or show the love to the Lord by giving our best praise, our genuine praise, mga kapatid. Because nowadays, we romanticize the idea of God's love, natanggap lang tayo ng tanggap. But have we taken a moment to check kung binigay din ba natin yung dapat na matanggap ng ating Panginoon? We are actually blessed, mga kapatid, because of the privilege that we have received today. Like, who are we that the Lord is mindful of us? Amen? He could have given it to His creations, but He saw us, mga kapatid. Gawa lang tayo ng alabok, and that is because ganoon na lang ang pagmamahal o pag-ibig ng Panginoon sa ating buhay. So we have to give our best praise to the Lord because He deserves it, mga kapatid. God inhabits the praises of His people. And if we can't give the best praise the Lord deserves, magpupuri na lamang ang mga bato on our behalf, mga kapatid. They will praise on our behalf, and yung blessings, yung inheritance, and everything that comes from it will be taken away from us, mga kapatid. Amen. So patuloy tayong magbigay ng pagmamahal o pag-ibig sa ating Panginoon by giving the praise that He deserves. Amen. And I hope everyone is blessed. Everyone is touched by this message, mga kapatid. So patuloy lang tayong sumuporta, sumabaybay sa ating Youth on Air because the Word of the Lord is very helpful sa ating everyday lives as Christians, mga kapatid. Ayan. So let's close this program with a prayer. Lord Jesus, we thank You, God, for this wonderful night that You've given us. We thank You, Lord, for the message. Lord, we thank You for the life of Pastor Jasper Securata. May You bless him, his family, his church, his ministry, O God. And may You be most glorified in everything we do, Panginoon. May we give all the best praise because You deserve it, Panginoon. And sa lahat ng kapurihan, we give You all the glory and all the praises. Bless the viewers, bless the listeners, mga kapatid. Touch their hearts, ano man ang kanilang mga pangangailangan sa ngayon, ay patuloy mo silang katagpuin, Panginoon. Sa lahat ng kapurihan, in Jesus' name we pray. Amen. So God bless everyone. See you next Monday. Greetings to all young people in the Asia-Pacific region. Despite the pandemic delaying the APYC in 2020, we are returning this year without any obstacles. Those of you who have already registered can rest assured that your money is safe and handled responsibly. If you've ever considered embarking on an Asia-Pacific Youth Conference, now is the time. It is a community of apostolic youth impacting the world. Join us as we experience a fresh sense of vision and purpose to the impactful ministry of our incredible speakers. Not only will your life be transformed by the Holy Spirit, but you will also be empowered to empower others. Come and join us at the Coneta Astrodome in Pasay City, Metro Manila from October 31 to November 2, 2023. See you there!